Magandang umaga po si Pastor Joey at kami po ay inanyahan ko sa atin pong morning devotion. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay galing po sa Book of Colossians chapter 1 verse 9. Ang sabi po dito, "For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding." Ang ating pong title ay Life Living in Hope. May tanong po ako, what kind of life should we live if we really would want a life worth living? Siyempre, kailangan ng buhay natin ay yung meron tayong inaasahan, mayroong kapag-asahan. Life Living in Hope. To live a life in hope, kailangan maging produktibo tayo in the things that matters, or we have to be productive in the things that matters. Sabi po sa Colossians 1:10, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work. So kailangan po tayo ay ang ating pong buhay ay hindi lamang na nabubuhay tayo na ganito, kundi kailangan ito po ay umuusbong, nag-grow, at siyempre kailangan nagbubunga. Ito po ang nais ng ating Panginoon sa ating buhay. Ano po, kaya nga binigyan tayo ng pagkakataon na makapagkilos o nakamilos, mag-isip at gumawa ng mga bagay na mabubuti. Kasi ito yung kagustuhan niya, na kailangan magbunga po tayo. Ang isa po sa pinakamagandang maging produktibo tayo, una, kailangan talagang meron tayong Diyos sa ating buhay. Kasi ang banal na Espiritu mismo ay magbubunga, magbibigay ng bunga sa ating buhay. Yan po ang sinabi rin sa Galatians 5:22. Kaya ang sinabi doon, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, ano po, and long-suffering, gentleness, goodness, faith, and so on." Ano po, so yung buhay na mayroon kang Diyos sa iyo, ay ang banal na Espiritu rin ang siyang kumikilo sa atin. Kaya tayo po ay nalalaman na lang natin na nagiging pasensyoso tayo, nagiging masayahin tayo sa lahat ng bagay, lalo na gumawa ng mga bagay na mayroong kabuluhan. So kailangan maging produktibo po tayo sa lahat ng mga bagay. We have to be productive in the things that matters. Ano po? So, pangalawa po, kailangan there is a growing in the knowledge of God. Ano po? Ang isang buhay na nais nating maayos, ano, hindi lamang sa ating ginagawa, kundi kailangan mag-grow tayo in the knowledge of God. Alam mo po, kailangan lahat ng ating ginagawa ay mayroong, tayo po ang isip natin dapat nagiging aware tayo na mayroong Diyos, na kailangan alam ng Diyos. Although alam naman talaga ng Diyos ang mga bagay-bagay sa atin, ano, lahat ng bagay alam ng Diyos. But if in our hearts, in our mind, ay ginagawa natin ito, na it's because we are aware that God is giving us everything, magiging ang buhay po natin ay magiging maayos. Kaya kailangan po, we have to do all things, ano po, that matters, and growing in the knowledge of God. Another one is, a life that is worth living is, we have to able to endure hardships and patience, and keep our patience. Ano po? Ang isang buhay na matagumpay din, ano po, ay kailangan meron tayong ginagawa, or we have to endure. Ika nga, kailangan malagpasan natin, kailangan maabot natin ang mga ninanais po ng Diyos para sa atin. At since meron po tayong banal na Espiritu, na kung saan bibigyan tayo ng mga bagay na hindi kaya ng kaalaman ng isang tao, ng isang nilalang, kundi tanging ang Diyos lamang ang makagagawa nito. Kaya nga, we have to endure. Ano po, lahat ng bagay na gawin natin
kailangan ibigay natin sa Diyos. Ano ang sabi sa Colossians 11? Strengthen with all might according to His glorious power unto all patience and long-suffering with joyfulness. So, habang gumagawa tayo ng mga bagay-bagay, ano po, kailangan na abutin natin yung nais ng Diyos, pero kailangan may pasensya tayo para maabot po ito. Kuminsan, nagiging impatient tayo, kaya ayun, napuputol na kaagad ang blessing ng Diyos. Ano, kailangan dire-diretso lang sa buhay ng isang Kristiyano, hindi kailangan yung pabilisan, kundi yung hanggang sa maabot mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. So we have to endure and all the hardships. Ano po, mahirap. Pero kailangan lamang po ay mayroon tayong pagpapasensya sa mga bagay, lalo na sa mga problema, anumang trials ang dumarating sa atin or testings that we have in our lives. We have to endure all those hardships. And God is giving us patience, helping us, strengthen us. So, ito po, and last is, life is built on thankfulness to God. Dito po ako magbibigay ng konting pagpapaliwanag bakit dapat tayo maging mapasalamatin sa Diyos sa lahat ng bagay na binibigay niya sa atin, to have a life worthy na tayo po ay mabuhay. Kasi yun lang naman ang gusto ng Diyos sa atin. Diba yung ang buhay natin magkakaroon ito ng kapag-asahan kung tayo po ay isa sa mga nagiging sikreto natin ay yung mapasalamatin tayo. Ano po ang sabi sa Colossians 1:12? Giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, na nagpapasalamat sa Ama. Palagi tayo magpasalamat. Ang buhay na iniisip ang kagandahan na ginawa ng Diyos sa iyong buhay, dapat palagi tayo nagpapasalamat. Bakit? Ano po? May mga issues kung bakit tayo magpasalamat sa Diyos. Number one, God rescued us. Ang Panginoon po ang humango sa atin sa bagay na nahihirapan tayo. Sabi po sa Colossians 1:13, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Ano po? Delivered us from the power of darkness. Ang Diyos po ang humango sa atin. Ano, siya nagdigta sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. So, nirescue po tayo. Hindi po o wala po makakagawa na tayo po ay talagang hanguin o alisin sa madilim na kapangyarihan ng evil. Ang Diyos lamang po. Ano, so, kailangan ipagpasalamat po natin ito. Next is, kailangan tayo magpasalamat dahil tayo po ay niligtas ng Diyos. In whom we have redemption through His blood, even redemption, ano po? Through His blood, ang Diyos po namatay sa krus dahil sa ating kasalanan. Dahil gusto niya po tayong maligtas sa kapangyarihan ng Diablo at tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At number 3, tayo po ay magpasalamat dahil pinatawad po tayo ng Diyos. Ano ang sabi uli? In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Ang Diyos ang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya wala tayong dapat hindi pagpasalamat, kundi gawin po ito ng may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Amang banal, maraming salamat po sa umaga pong ito. Dahil binigyan mo po kami ng isang sa iyong salita na kami ay maging maayos ang aming pong buhay na mayroong kapag-asahan upang mabuhay po kami na mayroong kabuluhan. Salamat po, Ama, sa iyong salita na palaging aming pong nagiging pag-asa ito sa buhay. Ito man ay maging mahirap o anumang mga pagkakataon na kami ay nalalagay po sa depressions or problems, pero nandiyan po kayo upang bigyan po kami ng kalakasan. Maraming salamat po sa umagang ito at naway magdulot muli ito ng kapangyarihan sa aming buhay, lalo na sa iyong salita, Ama, na aming palaging dapat bigyan ng pansin sa araw-araw
ng aming buhay. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.